karon guys, pwede yung may sa kuan. Dami interview. Hello. Basta ka person nga estudyante nga atong interview siya kung kuan. Kung unsay niya gasulat siya about sa ICT. Unsay nakakuan siya about sa ICT. So, moro to guys. So, mga kaibigan, mauna ako mga membro mga kaibigan! This afternoon is demo interview ng mga students sa from BSOF about ICT and communication and technology. Iata sila interview karon. First is paano nakakapekto ang ICT sa inyong pamumuhay? So ang ICT dapat tabang sa ato kay ni-upload si Jaron daghan mga gamit na Number 2. Nakakatulong ba ang ICT sa inyong pamumuhay? Nakatabang ni sa atong nabuhay kay kon tungod sa kana ganing nay ato mga relative sa lain lugar. Syempre para makipag communicate nya na ba. Tapos mora. Number 3. Ano ang advantages ng ICT para sa inyo? Oh my god, kuan. Kanang pag need ni mo bang search og kuan, pwede information gani magkuan mo information sa internet nga. Tas maka-search ka og sa may mga sa mga ini site mo kuan. Kanang maka-search ka sa ibo mga assignments gani. Number 4. Ano ang disadvantages ng ICT para sa inyo? Mga maadig ganin mga mga bata ganin sa na usay mapasagdan na nila mga pag-eskwela para lang sa kuan duwag mga games sa online games. So good morning guys, karon nata sa City Campus mag-interview tayo sa ka teacher diri name niya si Serex Bumbit Sora. So paano nakaka-apekto ang ICT sa iyong pamumuhay? Sa akong pamumuhay? Sa iyong pamumuhay? Kuan? Sa kuan is positive. Kay nakatabang siya. Una is kuan. Ako mga research because kana easy ang access ng information through internet, so mas dali siya mabuhat. Dayon ang epekto niya is positive, those minimal lang yung negative. Personal na yun, alam din na yun. Nakakatulong ba ang ICT sa iyong pamumuhay? Yes, katulong. Oh, nakatabang siya. Subukan na. Wala na akong itubag. Yes. Oh, wala may supporting. Paano? Supporting why? Yeah. Yes. Oh, nakatabang siya. Ano ang advantages ng ICT para sa inyo? Para sa iyo, sir? Para sa ko, ah. Advantages. Kuan lang. Simple, one word, easy. Easy communication, easy updates, and then yun yung kanang itong isulti na ko ganina, kuan. Kasi tawagan na. Dali lang kung makakuha ang mga information. Thank you, sir. Sa ikaapat nga pamutana, ano ang disadvantages ng ICT para sa iyo? Ang disadvantage is kung ay sako is wala disadvantages para sa kwa. Siguro sa uban lang in general is the attitude kung saan ni mo siya paggamit. Pero sa kwa is wala magunang ko siya nagamit sa negatibong nga aspeto. Naging disadvantage siya kung kwaan lang sa fake news. Dali siya makuhaan sa mga fake news, then dapat i-verify ka na. Sige,
sige sir. Daghan king salamat sir ha. Thank you. Ano panawagan sir? Ipalo din niya si sir sa kuhan niyang Facebook account. Like my profile. So mga to guys. Salamat. Maraming gadget, hindi na masyadong gumagamit ng mga computer, internet. So, naging mahina ang ang aming pamumuhay dahil sa gadget na yon. Tsaka, sa mga bata. Ang mga bata kasi, wala nang oras maglaro sa labas dahil sa nakatutok lang sila sa computer. Tapos, wala din silang panahon sa pag-aaral minsan, nagiging tamad na sila. Pangalawang tanong po ay, nakatutulong po ba yung ICT sa iyong pamumuhay? Opo, nakakatulong dahil sa pakikipag-ignayan sa ibang internet, lalo na kapag meron pa gustong makitunan, doon mo makukuha ang impormasyon sa internet. Yung pangatlong tanong po is, ano-ano po yung mga advantage ng ICT para sa akin, malaking advantage dahil sa halimbawa, ang anak ko gusto niya mag-research. Tapos may mga assignments sila na gusto nilang matutunan. Doon nila, nagre-research sila sa pamamagitan lang ng computer. Then, communication through Facebook. Yung panghuling tanong po is, ano-ano po yung mga disadvantage ng ICT para po sa inyo bilang magulang? Bilang isang magulang, laki ang disadvantage kasi kulang na sila sa time sa paglalaro kasi nakatutok lagi sila sa computer. Tapos hindi na rin mautusan kasi lagi nakatelebabad sa computer o kaya sa mga cellphone. Minsan na sila kulang sa tulog. Lagi mo pang yung pinapagalitan. Ay gusto mo patulogin ng maaga. Nakatutok pa rin sa computer. Yun ang disadvantage sa akin. Then, nakakasira din sa health mo. Kasi yung lalo na yung huyat ka lagi. Yun ang disadvantage sa akin. Asa. Yun lang po at maraming salamat. Thank you. Hi, good afternoon. Good afternoon sa inyong duha. Good afternoon, boy. Karoon na ako interview. Duha ka, ordinary citizen. Can I say parking? Can I say blend? Paano nakaka-apekto ang ICT sa inyong duha? So from the word ICT, it means the information and communication technology. So how does it affect in our daily life? ICT affects in our daily life through communication and giving information in our daily life. For example, like the news that we've seen or that we've heard from the radio stations or from the television. So we can gather information with the current events, current situation of our country, and current situation of the world with regards to our health, to our governmental issues, like that, and supports for our studying, for the information that we need as a student also, not just like an ordinary citizen. And just like us, an ordinary citizen, we still gather information through ICT and we also we are also enabled to communicate with other people through communication technology. So from the communication technology, it is not just the computer but also the cell phones, the laptops or any gadgets that can be used to communicate from other places. So that's all. That's how the ICT affects our daily life. Yes, it does when it comes to business matters and for the communication skills. So
like in our like this ours, it can help our ICT can help us for our business matters. For example, we have the investors from other places. It can help us to communicate with them and propose them with our proposals. Ano advantage ng ICT? Advantage sa ICT. Ang advantage sa ICT kay dali na tayo makakuha ng information. Dali na ako sa abroad na natin yung makuha na parelaw kwarta. So dali na kayo kay high na kay ang kanila yung generation na daw. Tapos dali na tayo makakuha na labi na sa mga estudyante, mga research. So tapos check out ang advantage na that ma-less ang time na magamit na ito. Doon ako yung pangutahan na ron. Doon na sa'yo nakatunan niyo sa ICT? Ako nakatunan sa ICT, daghan. Dahil positibo, napinigatibo. Ang positibo, kuan, yung dali na lang makabalog ng information sa mga news, dali ra, mga panghitabo sa tibok nasod. Kung ang kuan, negatibo, mawadaan ka mga prasa na sa mga kuan, personal information. So, dagan pa uban. Nakoy pangutana. Kaya kung saan nakatunan niyo mo sa ICT? In this subject, I learned a lot of information all about technologies and it has a big influence for me as a student because